Ayan, okay, good. I can hear you clearly. Very nice. And Mary Beth, are you okay? Hello po, good afternoon po. Good afternoon. Ano yung nasa likod mo? Sorry, yung mannequin. What's that? Mannequin po, sorry. No, put it there. Put it there. It's nice. Kaya nga ako parang it's a point of interest. It's cute. Dapat nga buong mannequin eh. Mas gusto ko pag buong mannequin. it's so nice. Bella, hi. Hello po. Can you hear me po? Yes, clear, loud and clear. See, okay. Meredith, a little louder later, huh? Pag I can hear you now, but parang ano, in comparison to all of us, parang medyo mahina ka ng konti. Yan sandali po ako. Lang. Wala pa siya ulit, reply. And let me see. Sorry for the... Sino ba ang hahabol? Kasi as of now, there are just two guests. Sandali, kausapin ko. Anuhin ko lang muna si... I-torture ko lang muna si Carmi, ano? Carmi, dalawa lang guests. What happened? Hello, Phoenix. Akala ko, sampo. Yan. Tinotorture ko lang. Ang sarap pa nervyo siya. Ayun, yun si Marco. There you go. Very nice. Ayan. Very good. Okay. And, sino kaya ang wala? Check the feed. Kaya, matanong ko nga sa inyo. Let me ask you, all of you. Meredith, how is your typing speed? Hindi ganun. Hindi po ako ganun kabilis mag-type. Yeah. Pag sa phone ba mas mabilis o sa keyboard mas mabilis? Which, saan ka ba mas mabilis mag-type? Mas mabilis po ako sa phone. Yeah, diba? Oh. Diba? I know. Kasi parang yun na ata ang nakasanayan ng marami ngayon. Since we keep on using our phones to communicate, parang mas mabilis pa dun. Kesa yung, hindi masyadong skills ang mag-aral na mag-type sa phone. Unlike sa keyboard, parang pag-aaralan mo pa talaga. Kasi, so I understand. I'm a lot faster on the keyboard, to be honest. Mas mabilis ako sa keyboard kasi yung sa phone kasi umaasa ako sa autocorrect. kaya ang dami ko, syempre nagkakamali kaya dinidelete pa, kaya mas makupad ako sa ano sa phone. But sa keyboard, syempre ikaw na yung kusang ikaw na mismo nag-autocorrect ng sarili mo. So it's a lot faster. What about you, JD? Kumusta ang typing speed mo? Parehas din po kay Miss Meredith. Hindi ako ganun kagaling mabilis mag-type, pero sa phone yun. Kahit po yung ano, yung minsan pag may work ako, nililipat ko na sa phone kasi feeling ko mas mabilis akong matapos pag sa phone. Oh, very nice! Very nice! You see, ang ganda! Ikaw ang unang nagsabi sa akin yan. Iniisip ko na yan. Kako parang siguro may mga freelancers dyan na, may mga virtual assistants dyan na, lalo na pag SOCMED ang hawak nila, pag social media marketing, management, pag ganun ang hawak nila, parang siguro karamihan sa kanila talaga sa phone sila nagfa-function. Maybe pagkausap lang siguro si client, saka na lang sila gumagamit ng laptop nila, PC nila. But when it comes to work, sa phone sila. I like that. That's very productive, JD. Natutunan ko siya kasi nung, di ba, nagkaroon ng bagyong Odette. Yes. So, very challenging sa akin yung internet. Minsan pumupunta pa ako sa city para makapasok lang ng SM to have internet. Nawalan ako ng client that time kasi nga yung parang ang tagal nung bumalik sa normal yung kuryente. Parang, kasi ang daming na naputol na tumba na poste. So, doon ako nagkaroon talaga ng matinding challenge. Tas, napaiyak ako kung anong dapat kong gawin. Tapos pumunta ako sa mall, nagtatanong ako ng mga
high-end na cellphone. Sabi ko, kahit mangutang lang ako, basta yung pwede kong magawa yung trabaho sa cellphone, at least kung data, pwede ko siyang gawin. Tapos yun, yun yung nagtulak sa akin na matuto akong mag-work through cellphone. Ang ganda. Ang ganda. I love that. Masaya ako. Masaya ako kasi ano, ladies and gentlemen, alam kong nandiyan kayo, may mga audiences na tayo. Ladies and gentlemen, ano nyo nga, ilagay nyo sa comment kung sino sa inyo ang gumagamit ng phone or sino sa inyo ang gumagamit ng laptop majorly. Kasi marami sa community natin itong laging nagtatanong na pwede bang phone lang ang gamit ko kasi wala naman akong pambili ng laptop. Yung mga nagsisimula, for example. And most of us say na kung po pwede, gumamit ka muna ng laptop. Yeah, kung po pwede, sana gumamit ka ng laptop. Pero ako, lagi kong sinasabi na, no, kung phone lang talaga ang meron ka, then yun ang gamitin mo kasi kaya mo namang gawin yan. In fact, when I was still beginning, may laptop ako pero gusto kong i-feel yung ano, yung digital nomad, you know, yung parang nakasakay ka sa jeep, nagwo-work ka pa rin, yung ganun. Gusto kong i-feel kasi yun, kaya talagang pinilit kong sa phone ako nag-transcribe. Transcription job yun, ano. Kaya kako, yes, it's doable. You can actually do it if you are determined to do it. Kaya sige nga, ladies and gentlemen, mga audiences natin dyan, are you using your phones to work or are you using your laptop to work? Or sa inyo mga wala pang work, saan ba ang balak ninyo? Gamitin nyo ba ang phone nyo or gamitin nyo ang laptop ninyo? Sa niche ko kasi talagang kailangang computer ang gamitin. It's just a lot easier that way. Sa phone kasi sa akin, parang pang-communication yon, hindi yung pang yung ginagawa ko sa work. But yeah, I strongly encourage people to use their phones kung kaya nilang gamitin. Kasi marami, sabi mo nga JD, marami ng high-end phones ngayon na kaya nilang i-handle ang mga tasks na ganyan. Marco, what about you? What's your, how is your typing speed? Mas okay ako sa keyboard kaysa sa ano, sa phone. Gamit ko lang siya for communication lang, for chatting ng client. Pero pag work talaga, keyboard, mabilis ako dun. Yes, yes, definitely. Yun nga, yung katulad ng sinabi ko kanina na pag nasanay ka na sa keyboard, ikaw na mismo kasi ang nag-auto-correct. Parang daliri mo mismo itong nagba-backspace ng kusa eh. Pag ano, daliri mo mismo itong nagko-correct ng sarili mo if in case na kailangan mo magsulat. And it's just a lot faster somehow pag nasanay ka sa keyboard. Also, what's your niche, Marco? Sa ano na ako ngayon, email copywriting for e-commerce. Mm-hmm. Ayan. Pag copywriting, ladies and gentlemen, especially pag email na ang hinahandle mo, maraming mga keyboard shortcuts na eventually ma-memorize mo kasi yun talaga ang nagpapadali ng buhay mo pag gumagamit ka ng keyboard. That is something that a phone simply cannot do for now. Hindi pa yan magagawa ng, hindi pa yan matatapatan ng ano, ng phone ngayon. Kaya, yun nga, ladies and gentlemen, yung sinasabi ko na pwede kang gumamit ng phone. Kayo mga nagsisimula pa lang, kayo mga wala pang trabaho, pwede kayong gumamit ng phone. Maghanap kayo kasi ng mga contracts, ng mga job openings dyan na pwede nyong gamitin yung phone. Yun ang parang i-analyze nyo. Pag wala kayong pambili ng laptop ngayon, pwedeng maghanap kayo ng ano, ng work na hindi kailangan ng laptop. At yun, pag-ipunan ninyo para makabili kayo ng laptop ninyo. That's how it works. Try to keep it simple, try to keep it easy for you. And ladies and gentlemen, since kinakausap ko na rin lang naman kayo, bumati naman kayo kasi medyo nakukulangan ako sa activity natin sa comment section. Alam ko nag-uusap na kami. Kala niyo siguro nagsimula na kami, hindi pa. Ayokong simulan pag nakukulangan ako sa comment section. Kaya please lang, let us know where you are viewing from para may shoutout naman namin kayo. Mapukumustahan namin kayo at masimulan na natin formally. Introducing our intern. Hi, intern. Hello po. Good afternoon. Good evening. Ayan. Good afternoon, good evening. Yes, dahil nasa ano tayo, nasa gitna tayo. So, it is all good. Kung ano, ninenervyos ka ba? Medyo po. Malamig po yung kamay ko ngayon.
Shake it off, shake it off. It's okay. Sige lang. Pag ano, do you have water there? Kailangan mo ng tubig just to... Okay, good, good, good. Kasi hindi ka masyado magsasalita, pero alam mo ang tubig pag minsan nakaka-relax yan eh. Pag nene-nervyos ka, tubig lang, just a sip of water. Hindi kailangan mag-gulp ng isang buong baso, just a couple of sips and you will be fine. Na-brief ka naman na ni Carmi kung anong dapat mong gawin, hindi ba? Yes po. Yan. Alam niyo, maswerte kayo kay Carmi kasi kung wala si Carmi, ang gagawin ko sa inyo on the spot, on the spot na ito ang gagawin mo. Kaya pasalamat kayo si Kay Carmi kasi mabait si Carmi sa inyo. But anyway, andito na ang mga audiences natin. Why not simulan mo nang bumati sa kanila, Bella? So, hello po sa ating mga audiences. Good afternoon, good evening. We have Miss Alicia from Loakan, Baguio City. We also have Miss Junaline from Las Piñas. I think she's one of our intern also, or VA bootcampers. Miss Daisy De Los Santos from Isabela. Miss Belle from Cebu City. Miss Lorraine Lamagana from Eastern Samar. And we also have Zem from Cebu. Miss Cherry Ann from Kuwait. And Miss Tin Fernandez from Antipolo City. We also have Noemi from Tacloban. Grifran from Calaon City. Maria Espina Jumawan from Parañaque City. We also have from Leyte, Miss Maria Jessa. And Guads Rodrigo from Cavite. Miss M. Jane Manawag from Parañaque. And Miss Dennis De Quito from Gimbal, Iloilo. Another one from Cebu City, Miss Mary Joy Ebrado, and Lidaline Salazar from Tacorong City. Very nice. I love how attentive you are. I love how attentive you are to their to their location. That's very good. Good job, Bella. Okay. Ayan, ladies and gentlemen, shout out po sa inyo. Pag meron pong mga hindi binanggit dyan ni Bella, sitahin niyo siya. Mag-ano kayo, mag-comment. Hindi mo ako pinansin, Bella. Bakit ganon? O, i-comment niyo yan pag ano, pag hindi niya kayo nag-greet. But for now, simulan kaya natin para ang topic natin kasi yun naman ang parang gusto niyong pag-usapan natin, hindi ba, ladies and gentlemen? So, let us start. Good evening, everybody, and welcome to another episode of Flip Chat and Chill, where we get to bring people to talk about the ins, the outs, the ups and downs, the good, the bad, and the beautiful of freelancing. And tonight, we got a panel here to talk about. Bella, what is our topic for tonight? Our topic for tonight is how to start a side hustle while keeping a day job. Okay, very good. So, ladies and gentlemen, I am Phoenix here, and I am accompanied by Miss Bella, our intern for tonight. And we got our panel. Gusto kong introduce muna mga panel natin. Ladies and gentlemen, kilala niyo ba sila? Let's see. Let's start with Marco. Marco, a little introduction, please. Yes, I'm Marco de la Cruz. I'm from Baguio City. Shout out sa mga taga-Baguio dyan. May nakita ko kanina sa Miss Alicia. So, good evening, good evening. I'm a graduate of VA Bootcamp. Actually, two years na since the last nung nag-enroll ako dito sa VA Bootcamp. So I started as a VA sa e-commerce niche ako. Pero then nag-upskill, and then ngayon I'm doing email copywriting for e-commerce brands pa rin. So, yun. Good evening to you guys.
Definitely good evening, Marco. And I'm glad na ano, hindi ko alam na taga-Baguio ka, magkapit-bahay lang tayo. I'm from La Trinidad. Hindi ko alam na kapit-bahay kita. So, and it's so weird kasi ikaw naka-t-shirt ka lang, ako parang medyo nasa nafi-feel ko na ang ginaw eh. Kahit summer eh, nafi-feel ko na ang ginaw dahil oras na. But anyway, thank you very much for being with us tonight, Marco. And next is JD. JD, who are you and why should I be interested? Nakamute ka. Sorry. Good evening, everyone. Saka sa lahat po ng manunod, my name is JD Vargas. I came from Mindanao, from the south. So, napakalayo. But I'm so blessed na meron na tayong mga ganito ngayon na collaboration wherever you are. Nagkakaroon tayo ng mga ganitong usapin. And I graduated from BE Bootcamp. Nag-enroll ako nung ano pa, year 2019. So that time, nasa abroad pa ako. So hindi ko siya na-pursue kaagad. But then, last year, since hindi ko na na-enjoy yung work ko sa abroad, kasi gustong-gusto ko na talagang makasama yung mga anak ko. So sobrang tagal na ng panahon na malayo ako sa kanila. So pinurso ko talaga ang pag-freelance. So at first hindi kaagad-agad na nagkaroon ako kaagad ng clients, hindi ganoon kadali. But since you are pursuer and gusto mo yung ginagawa mo, so little by little, nung una nagpa-part-time muna, but then nung nag-apply na ako, pinorsigi ko talaga kahit puyat na puyat ako. Since gustong-gusto ko magka-client yun. Pero hindi ako kumuha nung full-time talaga. Gusto ko lang yung part-time. Kasi ayaw ko ng graveyard shift. Mostly kasi pag full-time, graveyard talaga yung shift mo. So, hindi ko kaya. So, kahit part-time, kung may dalawa or tatlong client ka, so okay na din. So, parang satisfied na ako sa ganon. And then, nung last November, bago nagkabagyo dito sa amin, sa Mindanao, may nakita ako sa, may dumaan sa wall ko yung Department of Information Commission Technology. So, naano ako doon sa, ano nila, sa website development training program. So, naisipan kong mag-upskill. So, sa ngayon, malapit na kaming matapos. And so far, napakaganda ng experience ko sa kanila. Mas naging ano ako, yung ibang-iba na yung personality ko noon nung malapit na kaming matapos. Kasi si DICT, ano siya, program siya ng ating government. Tapos libre siya. Napakamahal kasi nung course ng web dev kapag nag-enroll ka. So I am so blessed that I am the one na ano nila, nakapasok ako. Tapos, yun na nga, yung nagkabagyo, nice. Akala ko hindi ko na maitutuloy yung training kasi napaka-challenging talaga nung internet. Umiiyak ako kasi gustong-gusto ko talaga yung yung training na yon, ipasa. Tapusin. Tapusin kasi ang may agreement kasi na kapag nakapasok ka doon, pag hindi mo ituloy yung training, kasi may contract sila na pinipirmahan mo. Kasi ano yun ng government natin. Once na nakapirma ka na ng contract, pag hindi mo itinuloy yung training, since ang isang buong ano na yun, yung contract ngayon, 40,000 kasi dapat yung course na yun, ganun siya kamahal. So, kung hindi mo siya itutuloy, kasi ang kailangan nila, yung commitment mo sa kanila. Mm-hmm. So, ano siya? 4 hours MWF. Ganon yung yung session namin. Pag hindi mo siya ituloy, ikaw yung magbayad sa kanila ng 20,000 kalahati nung course na yun. So, yeah, alam mo yun. Yung kahit sabihin mong mapapaisip ka eh, kung itutuloy ko ba to eh, hindi. Web dev ito, hindi ito madali. Alam kong madugo yung labanan sa web dev. So, sabi ko, hindi, gusto ko talagang gusto ko siyang kunin. So yun, hindi ako sumuko sa laban kahit na challenging sa internet, nagtatiyaga akong pumunta sa city namin
para lang magka-internet, pumupunta ako sa SM. Kasi at least sa SM, merong mga generators na ginagamit sila. Tapos may mga wifi sila na for free. Nagtsatsaga ako ng ganun. So, ayun, ngayon, lapit na yung ano namin, graduation, tsaka magkakaroon kami ng assessment after. So, sa ngayon, may ginagawa kaming campaign na pinapakilala namin sa buong mundo, yung aming sarili, na ito yung pinag-anuhan namin. So, ini-encourage ko yung iba na pag may mga opportunity na ganun, na kung alam mo naman na free, lalo pa sa from our government, job, yung i-grab mo kaagad, huwag mong palampasin. Yes. Kasi sa dami ng gustong pumasok, hindi mo sure kung isa ka sa makukuha nila. So sa akin na lang, I am so blessed na I'm the one na nakuha nila. Kasi may ano pa yun, may orientation. Parang ini-interview ka muna, tapos ipasa mo lahat yung mga kailangan nila bago ka nila makapasok, ganun. So, ngayon na ano na... I guess you are, ngayon, ano, you are... I guess, JD, you are blessed kahit papaano dahil ang dami din ng pinagdaanan ninyo, especially ng iyang audit na yan. Ladies and gentlemen, ha, let me remind you, baka nakalimutan natin, andyan pa rin ang effect ng ano, andyan pa rin ang effect ng audit. JD is still going through a lot of hardship because of audit. Sa ating mga hindi tinamaan, lalo na dito sa Luzon, kala natin dumaan na yun, pasis-pas, hindi. A lot of people are still suffering from audit, especially si JD, yung mga internet nila, yung mga kuryente nila. I'm just happy that you are safe, JD. I'm just happy that you are complete and you are still able to rise up again. Kaya, congratulations, Miss JD. May challenge nga ako kay Bella. I want to, kasi kita ko parang nakarelax na si Bella. Eh, Bella, ikaw nga itong magtanong kay Meredith kung sino siya. Hello. Good afternoon. How's your day, Miss Meredith? Hello. Good afternoon. And good afternoon din po sa lahat. Actually, hindi ako masyadong ready kasi kanina lang ako sinabi. Okay. Pero okay lang kasi hindi naman ito yung first time ko dito sa Philippines. So medyo hindi na ako masyadong tanakaba. Okay. Oh yeah, kinala naman kita, Meredith. Go ahead, Bella. As our special guest for today, of course, we would like to know more about you. Can you give us some snippets of information about your life as a freelancer? Of course. Okay. Hello again and good afternoon. My name is Meredith Rojas and I'm from Parañaque City. Actually, nag-enroll ako sa VA Bootcamp last 2018. Medyo matagal-tagal na. So, ayun. And nagkaroon din ako ng client. I started applying as lister sa e-commerce, product listing. Ganun yung ina-applyan ko kasi bago pa ako naging freelancer, I work as an eBay store manager, pero sa office base siya. So yun yung since meron akong experience sa eBay, and nung nalaman ko na pwede pala akong yung ginagawa ko before sa office, pwede ko pala siyang i-offer dito sa freelancing. So yun, doon ako nag-start since yun nga yung may experience ako. And ngayon, mayroon akong isang client na naghahawak na ako ng store niya sa eBay. So, ayun, from eBay lister to eBay store manager po. And I also have one client 2 weeks ago lang actually kasi medyo simula nung naging eBay store manager ako, mga 1 year na akong hindi nag-a-apply or nag-a-accept ng client kasi medyo matrabahong yung work ko ngayon. So, nung mga 2 weeks ago, parang na-board ako, sabi ko, parang hindi na ako masyadong na-challenge kasi nga yung work ko is parang since alam ko na siya. So, parang sabi ko, parang nabuboard na ako sa ganito. So, sabi ko, itry ko kaya mag-apply ulit sa Upwork kasi siguro mga one year and a half na nawala akong client sa Upwork. And merong nag-i-invite pero hindi ko ina-accept. Dinidecline ko lang. So, ayun. Nag-try lang ako, sabi ko, itry ko nga kung okay pa yung paggawa ko ng mga proposal. So, yun. Yes. Nag-apply ako and then the next day, nag-reply naman yung client. And yun,
after chat-chat lang ng konti. Actually, walang interview yon. Nag-chat lang kami ng konti and then, boom. May, meron akong additional client. And sobrang thankful ako doon na siguro paminsan-minsan okay din yung nabuboard ka. Kasi, na-challenge ka. Dito nga sa freelancing, kailangan talaga natin na ano, yung iba-iba yung aanin mo. Paano ba? Kasi, pag yun lang yung ginagawa mo, parang maano ka eh, parang, alam mo yun, parang nakakatamad na ganun. Kasi parang nasa office ka na lang din. So, yun. Yes. Nag-try ako na challenge ulit. Opo. I'm so grateful. Yes, I'm so grateful that you said that. Yes. Yun nga kasi kako, wow, ang ganda ng sinabi ni Meredith kasi talagang it connects to our topic for tonight. Good job Bella. Thank you very much for doing that. Ano na to, ang ganda, ang galing mo Bella. Very quick kang mag-isip. May pa shout out nga ako dito kay Miss Ana Soriano. Oy, bakit hindi ka nangungumusta sa akin? Mag-hello ka rin sa akin. Yes, Miss Ana. Isa yan si Miss A talaga, sobrang nag-push sa akin. Oh, yeah. Yeah, ito, si Miss Ana Soriano, itong isa sa mga champion of side hustling, to be honest, ladies and gentlemen. Kaya napakataas na niya sa freelancing kasi talagang isa siya sa mga, sige, kuha pa rin, may pera na ako, pero gusto ko pa rin, sige. Ganun, yan ang attitude ni Miss Ana. Ayan, ladies and gentlemen, bakit nga ba importanteng pag-usapan natin ang side hustling? Ano eh, meron naman na tayong regular job, constant naman na ang trabaho natin. Or, for example, meron naman yung iba sa inyo, meron na kayong corporate job. Eh, bakit gusto ko pang pumasok sa freelancing? Katulad ni Ms. JD nga, di ba, sabi niya, ayoko ng full-time kasi ano, ang full-time sigurado, ano yan, graveyard shift yan, kaya gusto ko yung mga part-time lang. Yung mga yun, bakit nga ba? Aside from money ha, kasi money is already obvious, right? Ladies and gentlemen, ilang beses ko namang sinabi, money, hindi na yan parang factor kasi na dahilan kasi talagang lagi naman kailangan natin ng pera eh. But side hustling, ladies and gentlemen, one of the reasons is because kailangan nating nagre-review. Kailangan nating active pa rin na nag-iisip. Why? Pag meron kang consistent job, magiging mundane yan dahil araw-araw yun na lang ang ginagawa mo. Just like Meredith here, araw-araw yun na lang ang ginagawa mo. It's either feeling mo nababurnout ka, feeling mo ayaw mo na, feeling mo nabobore ka, yung bang yan. It's because the lack of improvement. Human nature sa atin, nasa ugali na natin bilang tao, itong gustong paangat ng paangat, kahit na pakunti-konti lang, kahit na hindi ikaw yung self-driven, pero katawan mo pa rin itong maghahanap ng kahit papaano konting improvement in life. Otherwise, feeling mo nabubulok ka. Mabubor ka. And it is toxic, ladies and gentlemen. Yung nararamdaman nyo sa loob, it is very toxic kasi hindi mo alam tatamarin ka na, hindi mo alam madidepress ka na, all simply because walang improvement sa buhay mo ng pang-araw-araw. This is one of the reasons why you want to keep on hustling. Side hustle ka kahit na mga light jobs lang, hindi kailangang yung mga mabibigat na mga work na pang 10, another 10 hours, another 8 hours, hindi kailangan yung mga yon. Side hustle ang pinag-uusapan natin dito, ladies and gentlemen. Also, para sa inyong mga wala pang work, mentality is also good for you. Kasi nga, katulad ni JD, sabi niya, ayaw niya ng mga mahahabang oras. Gusto niya yung mga palight-light lang ng work. Why? Because pag minsan ayaw mong sumunod sa schedule na 8 a.m. to 5 p.m. Syempre kapag 2 hours lang, 4 hours lang ang work mo, you have the opportunity to choose kung anong schedule ang gusto mong mag-work.
And maganda yung ganun kasi konting work and then maybe household chores or personal time, ganun, and then another konting work. Those are the advantages of having this side hustling mentality, ladies and gentlemen. Now let's talk about this panel kasi gusto kong makuha ang experience ninyo when it comes to side hustling and how can you magically get a side hustle eh alam yung busy naman kayo. Let me go straight to Marco first. Marco, sa sobrang pagkabisi natin, paano mo maisisiksik pa ang side hustling sa araw-araw na buhay mo? Okay. Thank you. Sa akin, actually, itong freelancing started as a side hustle lang. Then, kasi 2 years ago, full-time ako sa government agency ako nag-work before. And I was also a supervisor that time. May staff akong hawak, almost 30. So, busy din, very busy. So, nag-start lang ng freelancing journey ko, nakakuha ko ng clients after akong maka-graduate sa VA Bootcamp. Ano lang siya, side hustle lang talaga. So, ang ginagawa ko noon, kapag may messages sa akin through Upwork ang client ko, sasagutin ko during lunch break o kaya pag pumatak na alas 5 bago ko uuwi. And then I will do the work kapag ka nagawa ko na yung daddy duties, nakapagpahinga na ng konti, gagawin ko yan 8 p.m. to 10, or minsan 11. So, medyo mahirap siya. Mahirap siya sa para sa akin. Kasi syempre, pagod ka na sa day job mo. And then, magsa-side hustle ka pa sa gabi. But then kasi that time, kasi binibuild ko yung confidence ko eh. Kasi ang freelancing world is totally different from what I am experiencing sa corporate. So I have to test the waters para sa akin kung kakayanin ko ba to, kung hindi yung basta na lang ako nag-dive in na full-time freelancing. So I did that for almost 5 months. Nag-start ako isang client lang. Dalawang client pala. And yun talaga e-commerce space na siya nagsimula. And then hanggang ngayon, clients ko pa rin naman yun. And then, nung nakabuild na akong confidence, nakaipon na ng konti, that's the time, yung side hustle, yun ang naging full-time work ko. Pero hindi ako, gaya na ni Miss JD, hindi ako kumukuha ng 8 to 5 na work or yung 8 to 10 hours a day na work. More on, yes, specific lang, maximum ko ng trabaho is 4 hours a day. Kasi, bata pa rin yung dalawa kong anak eh. So, I have wala kaming ibang kasama dito sa bahay. My wife and I lang, then yung dalawang bata. So, kailangan reliable lahat ng trabaho. So, napaka-importanting itong hustle na to. Meron ka pa rin side hustle aside from the main para flexible talaga yung time mo. And then, yun nga, magawa mo kung ano yung kailangan mong gawin. Hindi ka mag-burn out. Kesa yung nag-freelancing ka nga, pero para ka pa rin nasa corporate na, alam mo yun, nakapako ka sa yes. Yes, I love what you said there. Nakapako sa 8 oras. Kasi yan ang kagandahan ng freelancing, ladies and gentlemen. You have the ability to control your time. Yung oras mo, ilang beses kong sinasabi yan, you have to give value to your time. One of the ways to give value to your time is to determine kung anong oras mo gustong magtrabaho. Right? Isipin nyo yan, hindi kailangang magising ka ng 6 a.m., magtrabaho ka ng 8 a.m., matapos ka ng 5 p.m. Hindi kailangan. If that's what you want, yes. Pero hindi kailangan. Marami sa inyo ito mga katulad kong night owls na sa gabi gising. Pag nagtatrabaho sa umaga o nag-aaral sa umaga, it's torture. Pero pagdating naman sa gabi, nakabukas ang mata na kahit na anong gawin mo hindi ka makatulog, yung active talaga ang utak mo. Marami sa inyo yung mga ganyan, mga night owls na katulad ko. This is your opportunity, ladies and gentlemen, na gawin ninyo yung mag-side hustle kayo ng gabi kasi sa bilis ng takbo ng utak ninyo, yung trabaho ninyo mapapaigsi ninyo. You can work for 2 hours a night. Yung ginagawa ni Marco, 4 hours a night, it's just something like 6 to 10, to 10 p.m. or 8 to 10 p.m. Pag ganon, magkakaroon ka na ng income doon with simply as that. And the good thing about Marco's journey is doon siya nag-grow.
Ladies and gentlemen, kaya sinasabi ko sa inyo, pag minsan, pag hindi nyo masunggaban itong mga 8-hour jobs, 8-hour contracts sa ano, sa mga freelancing platforms, why not take a look at those 2-hour, 4-hour jobs? Kasi pwede kayong doon mag-grow. Ladies and gentlemen, I hope that you are listening there kasi malaking opportunity pa rin kapag papatulan nyo yung mga yan, yung mga maiigsing mga oras na mga work na yan. Thank you for that, Marco. JD, let me go straight to you. When it comes to side hustling, kasi ikaw itong nagsimulang nagsabi na ayaw mo pumatol sa mga 8 hours dyan, gusto mo yung mga 4 hours lang kasi at least hindi ka mag graveyard shift. For you as a busy person na marami ka pang ginagawa aside from freelancing, naipagkakasya mo ba ang oras mo? Maisisingit mo ba talaga yung 4 hours na yan sa daily life mo? Yes, of course. Nung una, nahirapan din akong mag-adjust nung sa time management. So, susubaybay ako sa ating Flip group kung ano yung ginagawa ng mga busy na tao, kung paano nila dinidivide yung oras nila. Lalo na yung may training pa ako na committed ako sa kanila ng 4 hours, then another 2 part-time, so 12 hours na siya. So sabi ko, paano ko to i-divide? So kaya part-time yung kinuha ko kasi ang kagandahan sa part-time, anytime you want to work or you want to start, you can do it either night or day. So kaya yun ang parang... Nag-start kasi ako sa ganun eh. So nakasanayan ko. So marami naman kasi sa Upwork na makikita mo na naghahanap lang sila ng per project since meron ka naman talaga pinagpukusa na lalo na yung niche ko ngayon na tinatapos. So yun, kaya time management lang, then wag na wag mo kakalimutan yung routine mo na everyday in the morning makapag-exercise ka, makapag-pray ka bago ka mag-start. So, para mas habang nag-hustle ka sa freelancing, ano ka rin, yung healthy. Kasi importante din yung health natin eh. Yun yung puhunan natin dito sa freelancing. So, paano kung nagkakasakit ka, malaki nga ang kinikita mo, tapos bumabalik din naman sa'yo kasi lagi kang nagkakasakit. Eh, lalo pa katulad ko, sakitin talaga ako pag nasa graveyard shift ako, kaya iniiwasan ko yung kung sakaling mapuyat man ako siguro hanggang alauna lang, alas dos, pero yung the whole night, hindi ko kaya talaga. Kasi importante sa akin yung kalusugan ko. Very good. Excellent answer. I love that. Ladies and gentlemen, importante yung health nyo pa rin ha. Pag minsan kasi aggressive tayo na para syempre pera yan eh. Pera yan. Bakit mo patatanggihan? Ilang oras na tulog lang naman ang isa't sakripisyo mo. Kaya ko. Tapos sabi mo, kaya ko pa, malakas pa ako. Right? For 1 week, parang kaya ko pa. After 1 week, parang lustay ka na sandali, ano bang itong ginawa ko sa sarili ko? Nagpupuyat ako. Naiipon ang pagod. Ladies and gentlemen, ang health natin, hindi pag nabawasan yung tulog mo ng isang oras, hindi agad-agad aangal ang katawan mo. Titiisin niya yan. Titiisin niya yan sa hanggat sa hindi na niya kaya. Pag hindi na niya kaya, saka ka na lang babagsak. Huwag niyong antayin yan. Huwag niyong antayin yan. Make it a point that you take care of your health every time na mag-a-apply ka ng job opening. Ito ha, ladies and gentlemen ha. Pag mag-apply ka sa iba sa bagong job opening, isipin mo agad-agad yung mga top priorities mo. Top priorities mo muna, which is your health, your family, your time to yourself, yung mga mental health mo, spiritual health mo, yung mga yan. Isipin mo yan agad-agad, saka mo sasabihin na, pwede ba kitang isingit sa buhay ko? Right? Itong mga side hustles na yun. Pwede ba kitang isingit sa buhay ko? Kasi, syempre, natutunan na natin itong mag-manage ng time eh. Tapos all of a sudden, babaguhin na naman natin yung time management natin. Simply because meron tayong idadagdag na ano, na side hustle nga. Ayun nga yung sinabi ni JD, importante ang health. Isipin natin yan. Tignan natin at hindi tayo masyadong nagsasakripisyo ng napaka.
Alang-alang lang sa magkaroon tayo ng work, okay? I want to read Glenn's comment here. Sabi ni Glenn Mark Maglasang, I was a government employee rin for 9 years. Huwag kayo gumayo sa akin na nag-quit muna bago nag-freelancing. Medyo hardcore para dagdag motivation rin na to step out of my comfort zone. No regrets since then. Also discovered how unfair my life was before. Congratulations, Glenn. It is true, we strongly advise na mag-transition kayo slowly into freelancing if you can. But it sometimes works eh. Itong ginawa mo na basta bigla ka na lang nag-quit, it sometimes worked. It worked with Miss Anna, itong isang kasama natin sa audiences. It worked with her na yung desperation mo na wala ka ng work, so therefore kailangan makahanap ka ng work. Yung desperation mo na yun ang parang tutulong sa'yo para ipursige mo talaga itong freelancing career mo na ito. Sometimes it works. It is difficult. Kaya we also strongly suggest na slow transition muna pag gusto nyong pumasok sa freelance. So this is a very good comment. Thank you for that, Glenn. Meredith, sa'yo, since sabi mo bored ka na, na-bore ka sa regular work mo, kaya gusto mong mag-hustle ulit, gusto mong maghanap ng side jobs dyan. Pero yun nga yung oras. Kasi di ba, pinag-aralan natin ng time blocking, na disiplinado tayo sa oras natin. Therefore, punong-puno na yung araw mo sa mga activities na dapat mong gawin. Yeah. Hindi ka lang naman freelancer. You're with family as well. Paano na yung oras mo sa mga the people around you? Your kids, your husband, your friends, your social life. Yan mayan, ang dami mga dapat mong gawin sa buhay. Hindi lang naman freelancing. So paano mo naisiksik naman yung side hustle sa buhay mo? Actually po, Sir Phoenix, nung nag-start ako sa freelancing, hindi po talaga ako same kay Miss JD, hindi ako nag-a-apply sa mga full-time na straight 8 hours. And hanggang ngayon, hindi po ako nag-a-apply ng ganun. Ayoko talaga ng ganun kasi nga may anak ako, and then wala din kaming yaya, and ako lang din yung nag-a-ano. So, never ako nag-apply ng straight 8 hours. And nung nag-start ako, I have 4 clients, and lahat po yun part-time. Anytime pwede akong mag-trabaho. And then after 4 months, meron akong naging client, and part-time lang din po yun. And then after 3 months po na mag-client ko siya, inoferan niya ako ng full-time. And then sabi ko, parang hindi ko kaya. Pero yung offer niya po na yun is full-time, 4 to 5 hours a day po. Pero full-time yung payment sa akin. And wala kang time tracker. Anytime pwede ako mag-work. So full-time niya sinabi, pero yung hours ko is kung kailan ako matapos, okay lang. Basta matapos ko yung work ko a day. So, yun po. Nung hinire niya ako na full-time, ginibap ko po yung ibang client ko. Eh, kasi medyo maganda naman yung offer niya. Kaya yun, ginibap ko yun and then nag-focus ako sa kanya. Tapos yun po, ngayon magto 2 years na kami and nag-work talaga yung namin na anytime pwede ako mag-work kahit anong oras. Minsan 3 a.m. gusto mag-work. Nagagawa ko yung ganon. Yes. Kasi hindi, yes. Ayoko talagang itry yung 8 hours kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko kaya kasi may anak nga po ako. Mm-hmm. And then yun po, lately, since nga sabi ko, parang ngayon, parang kaya ko na ulit magkaroon ng isa pang client. Pero this time naman, kahit mga 1 to 2 hours lang or 3 hours, hanggang 3 hours. Kaya po yes. Nung bago ko po in-accept yung offer ni client, tinanong ko siya na kung okay lang ba sa kanya na anytime ko gawin yung work. And then sabi niya, it's okay, Meredith. Sabi niya, since one day ahead ka, then okay lang sa akin, walang problema. Sabi niya ganun. And then yun po, nag-ano kami. And ang kagandahan po dito, 1.5 hour ko lang siyang ginagawa every day since nga po medyo matagal ko na din ginagawa yung ganitong work. So sabi ko, maganda rin pala po yung nagta-try ka, kasi nung una sabi ko, ala, parang ayoko na munang mag-apply kasi baka hindi ko kayanin. Pero sabi ko, kaya pala, kailangan lang na i-manage talaga ng time. And then yung this nung time po na yon,
nag-enroll din ako nun sa ano, sa online class kasi sabi ko nga gusto ko pang i-upgrade yung ano, yung skills ko, yung ganun. So ayun, may online class ako na 2 hours and then may 1.5 hour work ako kay client. Tapos dun sa isang client ko 4 to 6 hours yun yung full time. So sabi ko, kaya pala, basta yun lang po, kailangan nilang talagang i-set aside kung ano yung mga priorities mo. And yun, sabi ko, yung priority ko is yung client ko na matagal na. So yun po, kaya naman. And sobrang ano lang din po, kasi yung bagong client ko, maganda din yung bayad. Almost kalahati dun sa, ano ko, sa full-time ko, which is 1.5 hour ko lang siyang ginagawa. So yun po. Excellent, excellent. I love that, Meredith. Ayan, ayan tuloy, may ginagawa ako, matagal ko nang ginagawa sa career ko as a freelancer, parang ano, nung nagsimula na akong ano, umangat sa freelancer, yun na ang technique ko, which what you are doing right now na never kong ni-reveal. But ladies and gentlemen, sandali, bago ko nga i-reveal yun, I have a technique, ladies and gentlemen. Gusto ko ano, pero gusto kong basahin muna ang mga comments dito. Yes, MJ, very good for quoting that. Also, I want to acknowledge Bonbon here saying, still in the government, after day job, pahinga konti, tapos work part-time kay client. Yes, just, ano lang, Bonbon ha, make sure that you are comfortable, okay? Make sure na pagkatapos ng ano, ng side hustle mo, nakangiti ka pa rin. Hindi yung, ayoko na, ba? Hindi yung gano'n. Parang, okay ka pa rin. Yes, tapos na ang isang, ang side hustle ko. Yung parang gano'n sana ang feeling. Just make sure that you end the day with a smile, ano, Miss Bonbon. I hope that you are doing well there. Also, Rose said here, government, Rose Sally Bation Okol. Government employee and having 3 existing clients, flexible time as Amazon product researcher. Wow. I love the sense of pride there, Miss Rose. I love it. Kaya sige, maintain mo lang. Who knows kung mag-transition ka full-time sa freelance. We don't know. But there's no shaming, ladies and gentlemen, kapag gusto nilang i-maintain yung trabaho nila sa government work or private work, sa corporate, and then just keep on side hustling because that is what they want in their life. Yan nga ang kagandahan ng freelancing. You can do a lot in your life that is within your control. So yes, go ahead, Miss Rose. Much more pride for you. And sandali nga, isingit nga natin. Miss Michelle, are you there? Kasi nandito ka sa ano, sa panel natin, pero I'm not sure if you can talk or if you have video, Miss Michelle. Let me give you a couple of minutes to prepare muna. Carmi, pa-notify ka si Michelle na inangat ko na siya sa ano, sa StreamYard. But anyway, yan, sinabi ni ano, ni Miss Meredith na ina-adjust niya yung oras. You know what, ladies and gentlemen, isa sa mga technique ko mula nung parang medyo natauhan ako sa freelancing kasi sa nung kasi simula ko lang kasi sa freelancing yung ako yung oo na sige na papayag ako basta meron akong work yung ganun and then nagka layers and layers of schedule sila na hindi ko nakayanan na burnout din ako. So what happened to me was I tried to formulate how to make my life easier as a freelancer. And one of the techniques that I used is yung ginawa nga ni Meredith. Kumuha ka ng mga contracts na medyo flexi time, yung you can finish anytime you want. And then, ang proposal is fixed na 4 hours, for example. For example lang ha, fixed na 4 hours. Yung proposal, yung contract mo, fixed na 4 hours. However, kung kaya mong tapusin yon ng 1 hour, sabi mo sa client mo na ano, na pwedeng ilagay natin na 4 hours yan, kahit na 1 hour lang. Walang time tracker ha, walang time tracker. Importante, nagawa yung ano, nagawa yung task. Importante, quality yung task, walang returns, walang redo. Okay? So, matatrust ka ni client. By doing that, matatrust ka ni client na, oh, sige, basta, kasi nakalaan naman na ano eh. Nakalaan naman na 4 hours yan eh. So, ibibigay ko yung 4 hours na yan. Hindi sila manghihinayang na 1 hour lang, natapos mo na yung work. Babayaran ka nila ng 4 hours. Hindi. Kasi the moment that they proposed 4 hours, nakalagay na sa budget nila yun. Nandyan na yan. Parang ibibigay na nila yung ano, yung 4 hours, worth 4 hours of your time. So, if you can do that, ladies and gentlemen, maghanap kayo ng contracts na
sinabing fix 4 hours pero ano yung, pag nakita mo yung task eh ay kaya kong gawin ito kahit anong oras pwede kong gawin ito, importante ma-reach ko yung deadline at quality yung work, hindi ipapabalik sa akin hindi ipapaulit sa akin, yun ang mga importante factors na dapat mong isipin eh. And then you can propose na pwedeng ilagay niyo na fix yan pero ano ako na lang maglalagay sa time tracker ko ng ano na natapos ko ang 4 hours kahit na actually 1 hour mo lang tinapos yon. Yan ang ginagawa ko from yung medyo natauhan ako sa freelancing. That's my technique for so long. Hanggang ngayon ganyan pa rin ako mag-propose. Pag ako mismo itong mag-propose ng time ko sa ano sa clients, yon ang ginagawa ko. Let's put it as 8 hours pero let's put it at 8 hours. Yeah. Bayad na yung 8 hours na yon, but actually trinabaho ko ng mga 3 hours lang ganun. So it really is it's a good thing if you can do that dahil pwede mong piliin din yung mga oras kang magtrabaho kung gusto mo. Yan ang sabi nga rin ni Meredith din. So I love that Meredith added that. Yan ang sikreto ko. Revealed na. Yan ang sikreto ko. Michelle Grace, are you still there? Sana, let me see. Carmi, na-message mo ba si Michelle? Michelle, pag makita kong naka-on ang camera mo, iaangat kita ulit, okay? But for now, sandali, dyan muna. Let me go again to Marco. Ako itong nagsalita, ano? Marco! Marco, paano ka pumili ng mga ano ng mga side hustles mo? Kasi ang gusto kong malaman ng mga audiences natin is how to filter them. Dahil sa dami-dami ng mga job opportunities dyan, baka mamaya napasubo silang kinuha nila yung mga ganito, kinuha nila yung mga ganyan. Whereas it would have been wiser kung makinig sila sa'yo. So how do you filter down those job openings? Okay. So kapag nagja-job hunting ako sa Upwork, gamit ko lang talaga yung filters ang hindi ako kumukuha ng more than 30 hours a week na nakalagay doon sa description pa lang. And then, doon naman mismo sa description sasabihin na rin nila kung approximately ilang oras sa isang linggo nila kailangan yung services mo, kung gano'ng kadalas mo sila kailangan tulungan, and then kung meron silang specific time na hinihingi. So, kapag binanggit dun sa job post, kahit gustong-gusto ko, ito yung para sa akin talagang non-negotiable. Kahit gustong-gusto ko yung trabaho, pero kung nakalagay sa description nila na meron silang nakapakong oras na bawa yung US time na gabi sa kanila, ay umaga sa kanila gabi sa atin, kahit gusto ko yung trabaho, hindi ko applyan yan. Kasi yun nga, yung gaya nga sinabi mo, Sir Phoenix, yung respect sa oras mo, tsaka yung kung hindi talaga kaya ng katawan mo, yun, hindi ko talaga kukunin kasi meron akong priorities na kailangan unahin talaga yung time ko sa family. And then, kapag nagawa ko na yung kailangan kong gawin sa morning, tsaka lang ako magtatrabaho. So, ang ginagawa ko talaga yun, binabasa ko ng maigi yung job post and yung requirements nila ng oras, kung flexi time yan. Kapag flexi time yan at sige, applyan ko. Pero kapag may hinihingi na specific oras yan, kahit gusto ko yung trabaho talaga, hindi ko siya applyan. Or kahit may nag-offer sa akin na gustong-gusto ko. Kasi merong mga ganun din eh. Nag-offer sa akin, gusto ko yung trabaho, pero i-decline ko talaga siya kasi kailangang mauna muna yung yung oras ko sa family bago yung work. That is so beautiful, Marco. I love that you said that. You know what, ladies and gentlemen, para ang daling sabihin, ang daling sabihin na tatanggihan ko kahit na gusto ko yung work, tatanggihan ko pa rin. You know how Marco reached that point? Then alam ko, marami sa inyo, ladies and gentlemen, itong privilege yung ganyan. Yung wala pa kayo sa posisyon na tatanggihan nyo ang work. That is what freelancing can do for you. Kaya pasok kayo sa freelancing, tignan ninyo, kayo mismo itong tuturuan namin kayo na tumanggi ng mga contracts. Dahil yun actually ang tinuturo. So, sabi, ay tanggihan mo yan kapag hindi komportable, pag feeling mo, disturbo sa buhay mo, tanggihan mo. Di bali nga yung pera kasi nandyan yung pera. Darating at darating pa rin yung pera. Ladies and gentlemen, kita nyo si Marco, nakaset na ang priorities niya. Kaya
kung nakita niya na hindi fit sa gusto niya, etong job, yung job ah, yung job doesn't fit to his lifestyle, tatanggihan niya. Imagine that. Samantalang, ang training natin, lumaki tayo na sasabihin na, oh, you are not fit to this company. Sasabihan tayo ng ganun, di ba? Samantalang si Marco, nasa posisyon siya na hindi, this company is not fit to my lifestyle. Yung ganun. And I hope, ladies and gentlemen, that will inspire you kasi malaking bagay yan pagdating sa freelance. Yun nga, sabi ni, sana yung nagsabi nun sa government employee na, yan. Also discovered how, sabi niya, how unfair my life was before. Ayan nga, ladies and gentlemen. Good job, Bella. Very good. Yan nga yung sabi. Kasi pag minsan, hindi natin alam na maraming mga opportunities dyan na nagpapagaan sa buhay natin. Kaya try din yung mag-freelance, ladies and gentlemen. Kahit na pa side hustle lang, kahit na yung mga per project, na maganda rin ang per project. Kasi pagkatapos ng project na yan, pwede kang mag-relax ulit. Yung parang, pag hindi mo nagustuhan, at least natapos na agad. Diba? Natapos yung project na yan pag hindi mo siya nagustuhan. And at least masasabi mo na, at least meron akong nakuhang pera, at least move on to the next. Ganon. Yan ang maganda sa ano sa per project eh. JT, how about you? Matanong ko nga sa'yo, pag maghahanap ka ng mga side hustles dyan, ano yung tatlo na pinaka red flag sa'yo na parang pag nakita mo yung tatlong yun, parang okay, pass, ayoko na. Next ano job opportunity. Okay. Katulad nga ng sinabi ko kanina, number one talaga kapag ka nakita ko sa job description yung graveyard shift, tapos 8 hours pa, inaano ko na yan talaga. Hindi ko na yan sinusubukan. Madalas tinitingnan kong mga job description kahit sa mga social media platforms yung hanggang ang trabaho nila 4 to 6 hours lang, mga ganun. Tapos, tumatanggap din ako ng per project. Kung halimbawa, yung sasabihin ng client na data entry lang to, ililipat mo lang to sa ganito. So, yun, tinatanggap ko yun. Kasi, kahit na ganun lang, malaking bagay pa rin kung nyari sabihin niya kung matapos mo to, $20 ang bayad. So, what is $20? Diba? Kung wala lang namang ginagawa mo, mga isang oras lang mahigit. Ganun. So, parang malaking bagay siya. Kaya, since nagpo-focus pa ako doon nga sa ginagawa ko ngayon, so yan lang muna ang yung ginagawa ko muna per project at saka part-time na hindi lalagpas ng 4 hours. That's very good. Very good. I love that you mentioned project-based. Ladies and gentlemen, marami sa inyo itong mga takot sa project-based, takot sa per-project. Kasi nga, ang feeling ninyo is, ay, pagkatapos nun, mawawalan na naman ako ng trabaho. Hindi yun. Huwag niyong isipin yon. Project-based contracts, ladies and gentlemen, is a great opportunity for you to get connections. You know why? Pagkatapos ng project na yon at nasiyahan siya sa'yo, pwede kang uulitin, nakukunin ulit. Or this client will always remember you. Pwede kanyang i-recommend dahil merong katibayan. May katibayan, tapos na yung project eh. So, ayan, tapos ko na to. Ayan, ginawa ni freelancer ito na nasa Pinas. O, ganun. Yan ang kagandahan ng project-based. Unlike kapag pag naka-fix contract ka, parang mag-aantay ka pa ng ilan bago mo mapatunayan na you are worth it. Diba? Ilang araw mo pa siyang i-impress, ilang weeks mo pa siyang i-impress before nasasabihin niya na, oh, I need you in my life. Before nasasabihin ni client yan sa'yo. At least kapag project-based, pag natapos yung project na yun, parang sasabihin niya, ooh, excellent work, I'm happy with you. Ayoko na maghanap ng iba kasi pahirapan pa. It's easier to get you next time. Ganon, ladies and gentlemen, ang kagandahan sa project-based. And so don't be scared of project-based contracts, ladies and gentlemen. Thank you for that addition, input, Miss JD. Ang ganda nun. Meredith, what about you? May mga red flags ka ba when it comes to, magkahanap ng mga side hustles dyan? Actually po, Sir Felix, agree ako dun sa sa sinasabi niyo na yung mag-start kayo dun sa sa project-based. Actually, nung bago pa lang po ako, nag-apply ako sa isang project-based and then na-hire niya po ako. And then after nung contract namin, siguro dun sa apat na client ko na
na part-time. Isa lang po dun yung in-applyan ko and lahat yun po, yung tatlo, in-invite na po ako to apply sa job. And itong isang client po na to, hindi rin ako nag-apply sa kanya. He invited me to apply sa job post po niya. And yun po hanggang ngayon, nice. sobrang nakakatuwa nga po sa Upwork talaga. Pag meron ka talagang profile na maganda and maganda yung feedback ng client mo, sinasabi ko sa inyo, hindi nyo na kailangan mag-apply yung client na mismo mag-o-offer sa inyo. Actually, nung medyo nakakaano nga po yun eh, kasi ako na rin yung nagde-decline sa invite ng client. So, minsan nakakaano kasi parang gusto mo silang tulungan, pero syempre kung hindi mo naman kaya, masisira din yung mo kung i-accept mo yung offer nila and then hindi mo na kayang gawin. So, mas maganda na i-decline na lang kaysa yun po. Yun. Yes. Ang kailangan yes, talaga very good. Yung profile natin para I completely agree with that, Miss Meredith. Dahil ganun din sa career ko. In my earlier career as a freelancer, mula nung nakuha ko yung good review na yon, dahil project-based nga, so natapos na agad-agad, parang after two weeks, pagkatapos nun, nakakuha ko ng 5 stars, wow, dire-diretso na, meron nang nag-offer hanggat sa ako na itong ini-invite. It just starts from there. Kaya yan ang kagandahan sa may mga reviews. Yan ang isang magic ng project-based, ladies and gentlemen. And yes, I also give that... Yes, go ahead. And gusto ko lang din po i-share kasi parang nakaka-proud lang po. Kasi yung itong client ko na to, yung long-term client ko, nung time na na hinire niya ako, pagtingin ko sa profile niya, parang more than 20 na kami na na-hire niya as VA. And nung siguro mga after a month, sinabi niya sa akin na sa lahat po ng naging VA niya, parang ako yung pinaka nagustuhan yung work niya and sa lahat ng trabaho po, ako yung pinaka maayos and yun, ako lang din po yung nagtagal. Kaya, and after 4 months po, ginawa niya akong inoferan niya po ako as business partner po. Yes. Very nice! Inaano niya ako pag may mga, yung pag nagde-decide na po siya, sinasama na niya ako na, agree ka ba sa ganitong meron akong gagawin, mag-o-open ako ng another warehouse, okay ba sa'yo, kakayanin ba natin, mga ganun po. Nakakatuwa lang na, na yung inaano na po niya ako as part dun sa company niya. Excellent. Oof, ang ganda ng ang ganda ng career mo, Meredith. No wonder you have been busy. Po. Ibigay lang po talaga yung trust sa client. Yun po talaga yung pinakakailangan. Kailangan magkaroon ng trust sa iyo yung client mo. Yes. Yes. Yeah. And yun nga sa side hustle sa mga project based, doon mo madaling mapatunayan eh. Yung ang sinabi ko, at least kasi kapag natapos yung project, if the client is happy, matatrust ka niya. Yan ang kagandahan yan. Unlike sa mga medyo long-term, parang, mag-aantay ka pa ng mga 3 months bago niya masabi na, I trust you now. parang ganun kasi para sa akin. And I love how you emphasize na yung project-based na yon is where you get to shine. Yeah. You get to shine. You get a lot of good reviews. At kung nagkataon na bad review yun, hassle ka ng hassle pa rin para matabunan. Matabunan yung yung negative review mo. Hassle ka ng hassle. Kuha ka ng kuha ng mga ibang projects doon. Kailangan magkaroon ng trust sa'yo ng client mo by Meredith. Yes, very nice. May isang tanong dito na gusto kong i-entertain before Bella prepare for your for the advertisement. May isang tanong dito, nasan na yun? Where is that question? Sandali. Okay, good. Ayun. Sabi ni Stacy, good evening po. Ano po usual na project-based contract? You know what, Stacy, ang kagandahan sa freelance, any niche. Pag nagkataon lang na meron yung mga niche na sasabihin ng job opening na I need you for 8 hours a day, but at the same time the same niche different client will say, I just need you for 2 hours, or I just need you to finish this particular thing
Eh, tapos na. Yun lang ang kailangan ko sa'yo. So that goes to any niche, Miss Stacy, whether SMM man or video editing man. Video editing kasi ako, kaya dun yun ang parang alam ko. And usually in video editing, ladies and gentlemen, is project based. Hindi ako tumatanggap talaga ng mga long term. Ayokong malak sa isang client. Ayoko nalalak ako sa isang client kasi feeling ko may boss ako pag ganun eh. Pag project-based kasi, feeling ko pa rin, ako ang boss. Ako pa rin ang boss. It's a business and I own this business and you are asking for my service. Yun ang kagandahan na yung feeling ng project-based. Sa video editing, ganun. And in other niches, meron pa rin ganun. It really is up to you, ladies and gentlemen, to choose. Basta yung sabi nga ni Marco, basahin nyo kasi yung job description. Doon yung makikita kung if it is a good fit for you. Okay? And if it happens na kursunada ninyo yung ano, yung contract, kursunada ninyo yung ano, yung client, pwede naman kayong mag-usap eh. You can still try na sabi mo na, okay, you require 4 hours, pero you know what? I can do this for something like, I can do this for 2 hours. Pwede bang ano? Pwede bang pag-usapan natin at yung 4 hours mo, ibigay mo lang sa akin at gawin ko lang ng 2 hours. Pwede bang kausapin ng ganun? And there's no harm there. Don't worry, hindi ka magmumukhang sketchy scammer or something. Hindi ka magmumukhang ganun. Actually, you will look like a very efficient virtual assistant. Kasi 4 hours, na-reduce mo ng 2 hours, that's already a sign that you are an expert of your own field. Kaya tignan mo lang, Stacy, just look at the job descriptions there. Bella. Yes, I'll be sharing my screen na po for our announcement. Go ahead. It's still loading. Si Carmen naghahanap na agad ng ano no ng mag-guest sa. Sige lang Bella, just keep doing what you're doing. Magsasalita lang ako dito ng konti kasi nakita ko si Carmen naghahanap na agad ng ano ng mag-guest. Jamie, kailan ka raw mag-guest? Guest ka na para ano? Para malagyan yung slot natin. Ano na to? Sabi ni, I am so glad, Miss Mer, sabi niya, ang galing, dami ko idea na nakukuha. You know what, ladies and gentlemen, this is why I love having panelists here, si Meredith, si JD, si Marco. Kita niyo naman, they are very passionate of what they are doing. Kasi ang mga tao, Bella, are you still, yeah? I'm gonna share na po. Sige lang, sige lang. Huwag mo kong antayin na matapos. Sige lang. Nagsasalita lang ako just to ano. Can you? Ah, ayan na. Okay. Ayan, kita na po. Okay, so for our special announcement po, we have first our Just Success. I'm now earning a weekly basis what I used to earn monthly from my corporate job. This is an interview with Miss Aleya Reyes Kitil on March 9, 2022, 10:30 a.m. I'll definitely listen to this one. Up next, mm-hmm. For Fast Track to Freelancing, what skills can you offer online? With Miss Mahar Pedral, social media strategist, on Saturday, March 12, 2022, 7 p.m. Next, another Flip Chat and Chill with our very own Sir Phoenix. Pregnant, productive, work from home jobs expecting mothers can do, on March 14, 2022, Tuesday, 6 p.m. Another Fast Track to Freelancing, our schedules, March 5, Getting Started with Freelancing, March 12, What Skills Can You Offer Online, March 19, How to Get a Client Even Without Experience, March 26, How to Best Handle Client Interviews. Once you've completed these webinar series, you will be receiving a certificate of completion. And for those who are interested, if you have mother, father, brother, sisters, or anything that nakilala nyo po or interested na maging freelancers or VA, you can visit po www.vabootcamp.ph, enroll. We're offering a lifetime access po. And of course, we offer also packages.
First is skills package. This package teaches you the skills you need to start working as a virtual assistant. We offer topics like email management, calendar, social media, and website management, transcription, office applications, internet research, and data entry, with a payment of $1,990. Next one is accelerated package. Not only the skills you need, but the best practices and templates on getting hired. With proven best practices on getting hired, creating freelancing profiles, profile, and job cover letter templates, acing interviews, guidance, and mentorship to help you get your first online job. We also offer bonus courses for this package, e-commerce for virtual assistants, bookkeeping and QuickBooks, better English for beginners. We are offering two options for payment, $7,990 for full and $2,990 every 2 weeks for 6 weeks. Another package is the complete package, accelerated lessons plus bonus courses plus monthly coaching call. We also offer bonus courses as SEO, web design, email marketing, writing, FB ads, next level freelancing, lead generation, chatbot marketing, time management. Also offering two options for payment, $14,990. $990 for full, $5,490 every 2 weeks for 6 weeks. And many of you maybe were wondering why VA Bootcamp. So it's because we're offering lifetime access, guide hustle challenge, coaching calls, solid support system, internship, FB group management, FB page management, content creation, virtual assistants, SEO, e-commerce, and marketing. If you do want to have other details or more information about this, you can check out at vabootcamp.ph/enroll. And that's not all for the courses. We are also offering VA Bootcamp individual courses. For $1,490, we have Better English for Online Success, Getting Started with Blogging. We also have for $2,990, Bookkeeping and QuickBooks for Beginners, Email Marketing Mechanics, Freelance Writing for Beginners, SEO the Way Google Likes It, Social Media for Business, Management and Marketing, Websites 101, WordPress and HTML, E-commerce Virtual Assistants, Time Management and Productivity Course. You can also see the details at vabootcamp.ph/shop. We also have next level freelancing courses at $2,990, NLF 101, creating an irrefutable offer, NLF 102, obtaining high value clients, NLF 103, starting a freelance agency. You can also view these at vabootcamp.ph/shop. And of course, we are offering free courses. Virtual assistants, becoming an e-commerce virtual assistant, search engine optimization for beginners, social media management must knows, becoming a QuickBooks bookkeeper, intro to next level freelancing, email marketing for beginners, intro to lead generation, earn through writing, better English. You can check that out at vabootcamp.ph/free courses. And thank you. Excellent job, Bella. Wow, very nice. At saka ang ganda ng ano, ang ganda ng mga slides natin ngayon eh. That's a very good improvement ni Miss Carmen. Ikaw bang gumawa ng slides, Bella? Indeed. Are you the one who made it? No. Huh? Oh, but it's nice. It is very readable. I like that. You keep that. Sino man ang gumawa niyan, you keep that because I like it. It's very, very readable. Good job, Bella. Congratulations for doing that task. Okay, ladies and gentlemen, sabi ko kanina, as I was saying a while ago, very passionate magsalita itong panelists na ito. Kung tutuusin, halos lahat ng mga na-invite sa mga Just Success at saka, ano, at saka Flip Chat and Chill, very passionate silang magsalita. Why? I'm gonna let the panel talk about what their life is now as freelancers.
aside from itong ang topic na natin is hustling while keeping a regular job, ano, it's not just that eh. Overall in their entire career, their life has changed. Kaya gusto kong sila mismo itong magsabi kung gaano ka valuable ang freelancing sa kanila. Bakit sila kasi very passionate na magsalita. Let me start with Marco. Marco, dire-diretsuhin na natin, ano? Could you give us a little bit of information about how freelancing changed your life? Kung meron kang maybe bigger na advice sa mga audiences natin, do you have anything to advertise? At kung meron kang ipapa-shoutout, now is the time. Okay. So, to start off, ang buhay ko kasi noon before the freelancing is yun nga, steady na 8 to 5. For 9 years yon corporate job ako sa government office. But then, actually, hindi lang 8 to 5 yun kasi nagsisimula ang araw ko as early as 4 a.m. Dito sa inuwian ko, which is sa Irisan, kailangan kasing gumising ako ng ganong kaaga para makapaggayak na, maligo, kumain at lahat. And then, I have to commute as early as 6 a.m. kasi kailangan ko makipag-unahan sa pila sa jeep. Kasi kapag nalita ko, mga 6:30, ang haba na ng pila. And then, yes, haba na ng pila, matatraffic na ako, malilate na ako sa office ko. And then, syempre, cranky na ako kasi ang aga ko mang nagising, ang aga ko mang ginawa lahat, late pa rin ako. So, hindi na maganda araw ko. Yeah. So, ang ginagawa ko noon, 4 a.m., gising na talaga, kapilitan. Tapos, gagawin ko na lahat and then I have to commute. Andun ako sa office, pagka ganong sobrang aga, andun na ako before 7. So, ayun, gagawin ko na rin yung trabaho hanggang alas 5 and then 5 p.m. Dahil traffic na naman, mahirap na naman mag-commute, I will walk, maglalakad ako mula office hanggang bahay. Exercise na rin. Pero nakakapagod. So, ayun, tapos magsa-side hustle pa. Nag-start ako mag-side hustle. Although, masaya ako kasi kumikita ako ng ano na ng additional sa freelancing. Pero yun nga, sacrificed yung tulog ko. And then sakitan ako that before nung nasa corporate pa ako kasi nga kulang ako sa tulog. And then yun, kailangan ko magtrabaho ng medyo mabigat. Kaya pero nung nag-freelancing ako, ayun, as in talaga nung nag-resign na ako, in-enjoy ko muna yung siguro 2 weeks na yun, yung hindi ko magawa nun, ginawa ko lahat talaga. Natulog ako ng 9 hours, 10 hours. Ano lang, para lang makabawi lang ba? And then lahat ng yes, gusto kong gawin, time with family, talaga ginawa ko yun, namasyal kami. I mean, lahat ng yun nagagawa ko na ngayon as a freelancer. And masaya na, I wouldn't trade it for anything else kasi nga yung gaya nga na sinabi ng isang nag-comment kanina na nakita ko yung buhay ko for the past 9 years in compare to what it is now, very ano na, very happy ako kasi although hindi ko pa na talagang nandoon ako, I can say na yung target income ko is na-reach ko na, hindi pa, pero with regards to kahit sa ibang aspeto, time with the family and yung time para sa sarili, mga gusto kong gawin, nagagawa ko na sa lahat ngayon. Sorry, yung baby ko. It's okay. It's okay. Yun, nagagawa ko na lahat. And yun nga, yung priorities. Priority ko sa family ko. I mean, hindi ko siya nasasakripisyo. Unlike before na, yun, kailangang talagang pag ito yung oras, ito lang. Eh ngayon, very flexible na kung anong gusto ko mang gawin. O gaya ngayon, actually, day off ko ngayon, as in wala akong gagawin. I can do that. Kung gusto kong gumising kanina, nagising ako, nagising kami alas 10, kumain ng ganong oras, you can do it. Nang walang maninita sa'yo, you wouldn't have to feel guilty about it. Yun. Yes. Walang ano, kumbaga, very freedom. Andun yung freedom talaga. So, very passionate kaming ano as panelists na kinukuwento ito kasi you can do it naman kung nasa ang point ka man ng freelancing journey mo ngayon, you can do it. I mean, kami naman is meron pa rin kaming struggles, meron pa rin kaming mga utang na kailangan bayaran, meron pa rin kaming
goals, income goals na gustong i-achieve. Pero at least kung nag-start ka na sa freelancing, nasimulan mo na, at least you're, andun na yung paa mo eh. Your foot is, ano na, andun na kumbaga sa may pinto. Ituloy-tuloy mo lang, and then, kung mayroon ka mang struggle, sabihin mo, bakit ang tagal hindi ako makakuha ng client? Basta importante, huwag ka lang titigil. Keep on doing what you're doing now. Kasi ano yan eh, accumulated yan eh. Kumbaga sa pag-exercise, hindi mo naman makikita kagad yung resulta on day one or on week one. Kailangan mong, it's a habit na kailangan mong i-build. And then after mong, you will see the results. And when you get there talaga, and nasa ano ka na, you wouldn't trade freelancing for anything else talaga. So yun. Wala akong ipopromote pala. So yun lang ang advice ko sa inyo. Thank you. Meron kayo pa pa shout out, Marco? Shout out kay Miss A. Long time no hear pala. Ngayon lang ulit ako nakapag-join. Shout out kay Miss Carmi. Na-receive ko yung message niya kahapon, past 11 na. O, gising pa ako nun. Tapos, shout out sa missis ko. Ang missis ko, si Jinjin, yes. Also a graduate of VA Bootcamp. Pero hindi pa siya kumukha ng client. Kasi salitan kami sa kids namin. Ako ang ano. And then, shout out kay Ate Jeline. Ano rin siya? Ini-joke ko yan. Graduate rin siya ng VA Bootcamp. Pero as a corporate pa rin siya. Hopefully daw this year, makapag full dive na siya sa freelancing. O yan, Ate Jeline, marami na kaming tips sa'yo. Hopefully, matuloy mo na this year. So, yun lang. Yes, Jeline, nasan ka man? Sige lang, pursue mo. Kasi marami namang mga nagsasalita na nagsasabi na it works. And Marco here is a big testament. Imagine he's a government worker na kung tutusin, set for life na yan. Sa pananaw ng mga maraming Pilipino, set for life ka na kapag government employee ka. Pero maraming mga benefits and stuff like that. And yet, pumasok siya sa freelancing, sinubukan niya ng konti, and then nandyan na, nag-transition na. And that is a good thing para sa atin, kasi gusto nga natin na mapagaan ang buhay natin, ano, hindi lang magkaroon ng trabaho. Ayokong magkaroon lang kayo ng trabaho, ladies and gentlemen. Ang gusto ko is gumaan ang buhay nating lahat. That is the objective, and Marco here is a very, very big example. Thank you very much for joining us tonight, Marco. JD, what about you? Ano ang masasabi mo na ano, na bakit mo pinopromote ang freelancing? Why are you passionate about it? Kung meron kang konting advice para sa mga audiences natin, kung meron kang i-advertise, sabihin mo na rin ngayon, and shout out na rin. Sige, go. Salamat, Phoenix, sa tanong. Anong na malaking pagbabago na ginawa sa akin ng freelancing? Unang-una is yung nasa abroad kasi ako, so makaka-uwi ako ng Philippines, pabalik-balik ako doon kasi ano, ako yung balo. So single mom ako for 15 years na, sobrang tagal na, diba? So I am the one who raised my two children. So ganun yung routine ko. Uwi ako ng Pilipinas, mga isang buwan lang yung pinakamatagal, balik na naman. So dumating yung time na sobra akong napagod, nalungkot. Tapos, nung dumaan nga sa akin to si BE Bootcamp, nagkaroon ako ng hope na sabi ko, baka mabago ang buhay ko nito. So, hindi lang baka ngayon. So, nangyari na talaga. Ang malaking pinapapasalamat ko talaga yung relationship ko sa mga anak ko. Kasi, syempre, kapag ganun na malayo ka sa mga anak mo, iba talaga yung ano nila eh sa'yo. Yung iba yung hindi sila malapit sa iyo sa isang ano. So ngayon nabibuild ko na yung relationship ko sa kanila, nakakapag-date na kami, na kami-kami lang mag-ina. Tapos alam mo yon, yung hindi mababayaran kasi ng pera yung ganong relationship, lalo na ngayon na mga teenagers na sila, nag-college na sila. So sabi ko noon, kung titigil ako sa ano, sa pag-aabroad, baka hindi ko mapaaral yung mga anak ko. But it's not true. Nung nakita ko yung freelancing, kayang-kaya. So sabi ko, thank you kasi dumaan si BE Bootcamp sa wall ko. So sa ngayon, nandito na ako. So huwag ka talagang magsawa at huwag kang tumigil.
it's not easy step into a freelancing, but napakalaking bagay yung ginawa niya sa buhay ko, yung yun nga yung sinabi ko about sa family ko. So I am so blessed na pinurso ko to. Hindi ako nagsisisi talaga. So lalo na ngayon na pandemic, so hindi mo alam na sa abroad ka, baka hindi ka na makakauwi ng buhay, hindi mo alam kasi wala nang kasiguraduhan ngayon ang panahon eh, lalo na sa ganitong scenario, sitwasyon natin. So napakalaking ano, hindi ko ma-explain kung gaano ako kasaya na nandito ako sa freelancing. Yun lang po. Shout out kay Carmi. Ikaw talaga, Carmi, lagi mo akong ano inu-on the spot. Pero salamat kasi ano, si Miss Carmi, isa yan sa mga nag-i-encourage sa akin palagi. Yung sa mga hardship ko, ang ano niyan sa akin eh, dami-daming sinasabi yan. So salamat Miss Carmi, kay Miss Ana Soriano, kay la Ma'am Honey, Sir Jason Dolay, salamat po sa ano niyo, advice niyo sa akin. At saka shout out ko rin yung coach ko na kaibigan ni Sir Jason Dolay, si Genesis Rioneco. So I'm sure nanonood din siya nito. Sa ano siya yung coach ko sa web dev sa the ICT. So I'm so thankful sa mga buhay nila na nakilala ko sila. Hindi ako magiging ganito ngayon sa freelancing kung hindi dahil sa mga taong to. At sa'yo, Phoenix, salamat din. Kasi si Phoenix, ano yan eh. Kahit na hindi yan makareply ka agad, magre-reply yan kapag may oras. Salamat, Phoenix. Ayun lang po. Maganda po sa lahat. Alam ko noon, busy ka. Pasensya na talaga. Pasensya na sa mga messages na hindi ko nasasagot. Pasensya na. Kasi parang, ay, my goodness, malaking atraso ko yan. Pero, oo, pasensya na. But I still do my best kung sakasakali sasagot pa rin ako. Sorry, JD, ha? Oo, maalala ko message mo noon. Yun lang. But I am so glad that you are here. Thank you very much for joining us tonight, Miss JD. I am looking forward to more of your input kasi may tatanungin ako sa inyo mamaya. Punta muna tayo kay Meredith. Meredith, okay, what about you? What's your input? Nung nag-start po kasi ako sa freelance, actually po, I did not quit my job to pursue freelancing talaga. Nag-resign po ako para maalagaan yung anak ko po. Kasi that time, mag-grade 1 na siya and lagi lang pong yaya yung nag-ano sa kanya. So, yun po, napilitan ako actually na mag-resign kasi, yun nga, I don't have choice kasi wala namang ibang mag-give up kung hindi tayo mga parents, kaming parents. So, ayun, pinag-isipan ko po talaga yun mabuti na ano, kasi I started working po as early as 17 years old. So, hindi po ako sanay na wala akong trabaho. Kaya, sabi ko, ano na lang yung gagawin ko pag nasa bahay na ako? Sabi ko, parang hindi ko kaya na yun lang. Kasi dito sa Manila po, di ba? Ayaw naman po ng husband ko na umuwi kami ng province kasi malayo. So, dito sa Manila, hindi ka gaya sa probinsya na pwede ka magtanim or ganun. So, sabi ko, mga one month pa lang po noon na nag-resign ako, dito na yung parang gusto ko na po ulit bumalik sa office. So, doon ako nagkaroon ng idea na mag-search. Tapos yung husband ko po, siya yung nag-ano sa akin na, why not i-try mo tong VA bootcamp? And then, yun po, nung naano ko yung VA bootcamp, actually, siya yung nag-enroll. Nung una, ayaw ko kasi sabi ko, wala na nga akong trabaho, gagastos pa ako. So, sabi niya, wag mo intindihin yung mga gastos. Ang intindihin mo yung mag-i-enjoy ka na nandito ka lang sa bahay. Yung hindi ka mabuboard na gugustuhin mong bumalik ulit sa trabaho. So, yun po. And then, actually, nung nag-start po ako, ang pinapangarap ko lang talaga is kalahati lang ng sahod ko na minimum before sa office. And hindi ko talaga naisip po na ibibigay sa akin to ni God na sobra-sobra. Yung isang buwan na sahod ko before, nakukuha ko na siya ngayon ng times 3, times 4, minsan times 5. So, sobrang thankful talaga ako sa freelancing. Actually, hindi ko talaga, parang hindi po umano sa isip ko na sa short period of time na nag-freelancing ako, makukuha ko yung ganitong earnings ko. So, hindi pa ako yung freelancing na 100,000 a month, hindi pa. Pero yung earnings ko ngayon, kung i-compare ko po doon sa
sa earnings ko before yung nasa office ako, which is more than 8 hours akong nag-work and malayo sa anak ko. Kasi yung anak ko nasa province kasi wala mag-aalaga. Mm. And ngayon, nabibili ko na kung ano yung gusto kong bilhin and yes, kumikita po ako ng sarili kong pera and naalagaan ko yung anak ko. Kahit yun lang po, sobrang, sabi ko, sobrang thankful talaga ako na naano ko yung freelancing. Kasi hindi naman po talaga ako nag-resign para nga mag-freelancing. Kaya sobrang thankful ako kasi kaila Sir Jason, kaila Miss A, yung sa mga, yun po, shout out dun sa mga babe, sa mga Octoberians po na nakasabay ko dun sa Hustle Challenge. Dun po talaga ako nag-earn ng client. Actually, 6 months po ako nag-antay ng, ano, ng client talaga. Kasi, hindi ganun talaga kadali. Hindi talaga ganun kadali pag nag-enter kayo sa freelancing. Kaya pag-isipan nyo talaga mabuti. Pero ang sinasabi ko nga, hindi ganun kadali. Pero pag nakapasok ka na at nalaman mo na yung kung paano yung kalakaran, sobrang worth it po talaga yung ano, yung pag-pursue sa ganitong ano po. And dati gusto kong mag-abroad kasi gusto kong kumita ng dollar. Pero ngayon sabi ko, hindi mo na pala kailangan mag-abroad para kumita ka ng dollar. And kasama mo pa po yung family mo. So yun po, sobrang thankful talaga. Oh, that's so nice. I love your story. Thank you din kay Carmi na in-invite niya ulit ako. Kasi actually, gusto ko mag-share yung story ko kasi para maka-inspire sa iba. Kaya lang, hindi kasi ako, medyo mahihayin po kasi ako. Pero pag, actually, pag naririnig ko yung name ni Sir Phoenix, natatakot na po. Bakit? Kasi po parang, yung pag nagsalita ako, parang matabang, pero hindi naman po. Kaya medyo nasasanay na ako dito sa flip. sige. Before I ask, kasi ang galing mo, Meredith, eh, kasi parang nababasa mo ang isip ko. Actually, may tatanungin ako sa inyo na naman, kayo tatlo. Pero before that, meron ka bang i-advertise or meron ka bang ipapa-shoutout? Yun po, shoutout sa Octoberian friends ko. And actually, I started my vlog po, freelance vlog mom. So, yun po. Kung gusto nyo magkaroon ng idea kung paano yung, mom ka na merong client naman, mm-hmm. So, yun po. Nahiya ako. Wala, nahiya si Meredith. Shout out sa asawa ni Meredith. Kayo po, ang ganda ng pag-encourage ninyo kay Meredith at nakapasok siya sa freelancing. Sana po dumami pa ang mga katulad mo. Dahil alam ko maraming mga misis diyan ang nagsasana all dahil struggle talaga ang magiging pagsisimula pa lang ng freelancing. Pag minsan against pa ang asawa, against ang pamilya, pag minsan ganun. So malaking shout out sa iyo, Mister, and sana naman ay dumami pa kayo. Dumami pa ang katulad mo. Okay, so nasabi ni Meredith kasi yung pagkwento ng buhay niya at pag-share. Matanong ko nga sa inyong tatlo, nag-JSU na kayo, ano? Nag-Just Success na kayo, ano? Kayong tatlo. Yes, Marco, JD, ikaw rin? Hindi pa. Okay, so... Bago lang po ako. Okay. It's okay. It's okay, Meredith. No. Because my question to you is, gusto ko kayong mag-part, si Meredith at saka si Marco, gusto ko kayong mag-part 2. JD, as of now, I am openly inviting you for a Just Success interview. Willing ba kayong tatlo? Let's start with Meredith. Are you okay for a part 2 na may interview ka sa Just Success? Yes po, Sir Phoenix. Gusto ko po talagang ma-share din yung kasi nga sabi ko nga before, since ngayon yung pangarap ko na is nakukuha ko na siya. So why not i-share ko sa iba po para magkaroon din sila ng pagkakataon po na ganito. Kasi opportunity po to eh. So sa atin akala natin yung hindi natin kaya. So yun po. Okay, very good. Very good. I'm looking forward to that. Carby, take note of Miss Meredith here. I'm looking forward to that, Miss Meredith. Huwag kang nervyosin dahil
friends naman na tayo. Huwag ka nang matakot sa akin, ha? Okay. Miss JD, for your first Just Success interview, ano, sali ka? Sa ngayon, hindi pa siguro. Maybe next year pa. Hmm? Marami pa akong... Next year pa? Mga next year pa. So, 1 year pa mo. Wala pa akong taon, isang taon sa freelancing. So, marami pa akong pagdadaanan. Mas maganda kasi yung... Mas marami kang ma-share. At saka yung mas... mas medyo malalim ka na sa freelancing. Na pasikot-sikot. Mas maganda yung magkwento ka ng ganun na... So, hindi pa ako ready this year. So, maybe next year. Okay. I respect that. I definitely respect that. Alam ko meron kang parang gustong ma-achieve muna before you will be able to speak. But do remember this, Miss JD. I will give you this for you to digest. Ano? The things we say, yung mga ina-advise natin, hindi nai-invalidate ng lack of experience. Eto, ladies and gentlemen, na makinig kayo. Hindi porket ang isang tao ay kulang ang experience niya, hindi na valid yung sinasabi niya. Ano man ang kwento niya sa buhay, ano man ang gusto niyang sabihin, ano man ang nasa isip niya ay tama, hindi yun nai-invalidate dahil sa lack of experience. This is the same in our career as freelancers. Hindi ba... Halos lahat sa inyo, walang experience, tapos takot kayong maghanap ng client ninyo, sinasabi ninyo na, ay, paano yan? Ang hinahanap nila is experience. And yet, ang sabi namin sa inyo is, hindi. Mag-apply pa rin kayo, ipakita ninyo na kaya ninyo ang ginagawa ninyo. So that is something that I'd like to impart to all of you, pati sa inyong mga future na mai-invite sa Just Success. Ano? Pag sinasabi ninyo na, ay, kulang pa ako sa experience, wala pa akong napatunayan, hindi yun ang gusto ko sa inyo. Ang kailangan ko sa inyo is to dig deep inside and see kung ano ba ang gusto ninyong ikwento. And all of those are welcome in Just Success. Okay, Miss JD? Pag-isipan mo yan. And I do respect na kung gusto mong next year pa tayo mag-usap, okay lang. I-set mo na ngayon para naka-reserve na. I-set mo na kung kailan next year. Pagkausapin mo si Carby para ilagay natin sa kalendaryo para automatic naka-reserve ka na doon. Okay, Miss JD? I completely respect that. But thank you very much for joining us tonight. So, ulitin natin to. Sumali ka ulit sa Flip Chat and Chill para the more na ma-encourage ka at ganahan ka na na mag-share, okay? Marco, how about you? I want us to have a one-on-one. One-on-one talaga, Sir Phoenix. Sige, go ako dyan. Yung first na JSU ko, si Miss Anna pala ang kasama ko nun. Okay, yes. Okay, good. Ayan, ladies and gentlemen, na tinanong ko sa kanila, I'm not putting them on the spot kasi sa kanila naman, it's really up to them if they will say yes or no. Ano? Okay, I just want you, ladies and gentlemen, to see itong mga idols natin, pati si JD, idol natin yan. Itong mga idols natin, pag minsan, meron silang mga kwentong gustong sabihin na hindi, wala na silang oras para mag-type pa sa group natin or sa website nila, saan man. Parang, pag minsan kasi, pag nagsusulat ka, pag nagtatype ka, yung flow ng pagkwento mo nasisira. Kaya gusto kong sa JSU dahil syempre habang nagkwekwentuhan kami, nasasabi nila yung gusto nilang masabi. Kayo, ladies and gentlemen, are you interested in their Just Success Stories with Miss Meredith, si Marco, and Miss JD as well? Interested ba kayo? Lagay nyo kasi sa comment section para ma-inspire naman sila na sige, ganahan sila na maulit. Alright, ladies and gentlemen. Okay, our topic for today, ladies and gentlemen, nag-overtime tayo ng husto. Our topic for today is how to start a side hustle while keeping a regular day job. Usually, parang ang laman ng JSU, ng Flip Chat and Chill natin ngayon, it's not so much on the how to start, but on why to start. Ano?
And ladies and gentlemen, yung how to start kasi, lahat ng training ninyo sa ano sa VA bootcamp, may i-apply nyo talaga yan. Kung paano kayo mag-apply para sa mga full-time jobs, ganun din kayo dapat mag-apply sa mga part-time jobs. Kung ano yung sinasabi namin sa inyo na kailangan ninyong i-filter yung mga job opportunities, yung mga job offers dyan. Kailangan i-filter ninyo. Ganun din sa side hustle ninyo. The biggest difference is, ladies and gentlemen, if that particular contract suits you, na ibagay ba, kasya ba siya sa buhay mo? And mind you, ladies and gentlemen, malaki ang emphasis ko ngayon sa oras ninyo. Ang oras, ladies and gentlemen, is 24 hours. Isipin natin yan, ha? 24 hours. Sa 24 hours na yan, kailangan nandyan na ang oras sa pamilya, oras sa sarili, pagtulog mo, boyfriend mo, date mo, lahat na. Lahat na. Kung who knows, I mean, ayoko namang ipandalangin, pero malay mo kung may ang parents natin ay kailangan nating alagaan. O wag nating i-neglect yan. Ha? May kailangan pa rin natin ng oras natin para sa kanila. So paano mo na isisiksik ang side hustle, or sabihin mo nang kahit na yung mga main jobs ninyo? Paano niyo na isisiksik ang freelancing sa buhay ninyo kung ganun na busy kayo? Yeah? You have to learn, you have to realize that. Kaya nga, ladies and gentlemen, sa freelance, hindi kailangan 8 oras ka magtrabaho. Kung gusto mong 8 oras ka magtrabaho, bakit hindi? Sige lang. Pero hindi kailangan. You can work for 2 hours a day and that will be enough to feed you. Just be smart about it, ladies and gentlemen. Kaya kami nandito para magbigay sa inyo ng mga advices para hindi naman kayo mapasubo sa mga kumuha ka na nga ng 2 hours tapos ang baba-baba pa ng offer tapos pagkatapos ng isang buwan, hindi ka rin binayaran. Right? You gotta be smart about it. Kaya kami nandito, ladies and gentlemen. Thank you very much. I hope that you enjoyed our episode tonight and hope to see you again next time. Bye-bye!